little. Wala pa. I-share ko pala muna. Dali. I-share natin yung link sa Messenger. Yun na. Let's just wait for people. Ay, awakan mo muna, ma. Ayusin ko yung tripod. Salita ka naman. Para pag napanood na yung replay. Hey, hello. Good evening, mag-start na tayo. Nakabahan ka, ma? Hindi. Sala na. Dali lang. Ang gagawin natin ngayon, pattern making. Four. Yun is six t-shirt. Madali lang, inaayos pa yung ano. Alam mo yung mga watchers mo man. Ay, sorry. Saan na ba? Ay, sorry. Ay. Oh, te. Te. Tuloy na. Wala na. Oh, nag-ano. Ay, ano ba yan? Ay, sorry. Yung kamay ko pala. Ano ba yun? And, bumaliktad. Ito, oh. Ayan. Huwag na yan. Huwag na tayo mag-tripad. Hawakan mo na. Hawakan mo muna. Hindi, ah, binalitad ko na. Okay na. Ayan, okay. So, for tonight, mag-start na tayo ng proper online class natin kasi kahapon, nag-dry run kami. Tinas namin yung internet connection and mahina kaya hindi namin na tuloy. So, ngayon, ito na yung proper online class natin and gagawa tayo ng pattern for the t-shirt. And for all sizes to. So, yan. And by the way, naka-open yung chat ko ngayon. So, mag-chat lang kayo sa mga questions nyo para at least masagot namin siya on time. Ito yung specs na i-ano. Okay, pabalik na lang crop yung camera para mas makita nyo. Yan. Ito yung specs na gagamitin natin. Ang gagawin natin, t-shirt na pang-adult. Ano to, penis measurement. Ito yung specs niya in inches. Ngayon ito is small. Yung shoulder niya 17. Yung length, body length 26. Yung chest niya bust 38. Tapos yung armpit, kilikili 17. Tapos sleeve length 7.5. Sleeve opening 14. Tapos yung medium, ito din yung size. Large ito, XL ito, to XL. Ito. So, ang mag-umpisa tayo dito sa small. I-grade natin ito pataas na ito gagamitin natin sunod-sunod. Hindi tayo mag-isa-isa magpa-pattern. Okay. So, dali. Ayusin ko. Mag-ano pa mo makarap? Kasi hindi tayo sa bahay. Ano? Wala, na-online class na ito yun. Tsaka marami na nanonood. So, ito, gagawa na tayo yung mag-umpisa tayo sa small. Okay, merong ba, ano, nakasunod na ba kayo? Pattern. Lahay, chat. Okay. Manila paper. Ito, meter stick. Tape measure. Ang gagamitin ko, pencil pen para maliwanagan yung. Tapos, gunting roller. Pencil. Pencil, mamaya na yan. Mag-umpisa tayo dito sa small. Ang small, ang haba niya is 26. Hindi. Ito tayo. 26 plus 1 inch. Bali, magiging 27 siya. Yung 1 inch na yon, ito siya, yung hemming. Ito. Kuya tayo ng 1 inch. Tapos, 26.
Okay. Lapis na lang. Makita naman siguro. Tapos, guhit tayo ng diretso. Dito ka kaya kari lumipot. Saan? Dito. Mas makita nila. Hindi na kita. Hindi. Pintilpin na lang para maliwanag. It. Yan na yan. Tapos, susunod natin shoulder 17. Bali, ang kalahati ng shoulder na 17 is 8.5. Ito siya. 8.5. Tapos yung ni width niya, 3¼. Ayan. Tapos, bababa tayo dito na yun. Baba ng 1.5. Itong shoulder, 1.5 ang binaba ko. Ito yan. Kasi pag... Yun na. Tapos pag medyo yung ito, hindi masyadong mababa, pwede kayong mag-down dito ng 1 inch lang. Depende sa ano. Pero ito yung standard kasi ngayon. Itong ginagawa natin pala na to, back muna tayo. Mag-umpisa tayo sa back. Na small. Galing dito, ito yung neck width. Tapos ito yung idinan natin na 1.5. Guhitan natin. Ayan. Tapos ito. Tapat lang yun yan. Tapos yung body width. Ito. 38. Ang kalahati niya is 19 yung 1/4, 9.5. Kasi itong ginagawa natin, ito lang, kalahati lang. Kaya 1/4? Oo, 9.5. Ito, 9.5 din. Huwag tayo ng diretso. Ito, yung 1 inch na to, ito yung hemming. Guhitan na rin natin. Tapos, dito na tayo sa armpit 17. Ang kalahati ng 17 is 8.5. Pag galing dito, sa idinaw natin na 1.5. Yan. Yan. 8.5. Ito na yung magiging kilikili natin. Guhit na diretso. Tapos, pag galing dito kasi ito, ito yung side. Ito yung center to. Yan yung. Papasok kayo dito ng 1¼. Ano to, yung 1¼ na to. Yan ang tatapatan ninyo dyan. Ito na yung shoulder. Papunta sa shoulder yan. Tapos, kukurtihan nyo na lang ng pakurba na ganyan. Ito na yung kilikili sa likod. Tapos, ito yung dito yung neck dip nyan sa likod. Baba kayo ng 1 inch. Ayan. Sa likod yan, ma? Sa likod. Tapos, guhitan nyo para hindi kayo mahirapan na mag-guhit pa ganun. Guhitan nyo na lang ng padiretso na ganyan. Tapos, magsukat kayo dito, 2.5, pa ganun. Guhitan din ninyo yan, simula doon sa neck width, pa ganyan. Diyan lang kayo magkurte, pa ganun. Para hindi na mahirap na magkurte. Ito na yung likod. Sa small. Magkupitin natin ito. Pag nagtabas pala kayo, huwag nyo nang kalimutan yung allowance para lang sigurado. Ang inano kong allowance, 3/8. Ayan. Guhitan ko na to. Lahat ng side yan, mag-allowance kayo ng 3/8. Para lang sigurado pag nagtabas kayo. Ayan.
basin na natin. Hello, Danis, Don, Hilogo? Hilogo, no? Ito ang small na bahag. Tabasan natin ulit. Dalawa, kasi yung isa gagawin natin front. Para doon natin na makuha yung ano. Dali lang, makate. Ano yung ginagawa, Mama? I-trace ko lang itong back na small. Kasi yun. Yung pag ano ninyo dito sa small, siguraduhin ninyo tama yung sukat. Kasi dito manggagaling yung pataas na size. Hindi tayo mag-isa-isa. Yan, ito. Dalawa na. Kasi itong isa, gagawin kong harap. Ito na yung totoong likod. Siguro dito para makita nyo. Lusin natin yan. Kasi walang buhay sa kilid. Ito na lang kami pangarap. Kasi walang buhay dito. Pwede rin nila malinaway. Okay. Ayan na yung back. Palitan ko na lang kasi ito, walang buhit dito para makita niyo. Ito na yung gagawin natin yung harap. Mali yung inano mo, Ma. Back F. Na. Front S. Front L. Small. Dito. Dali lang, Ma, may nagtatanong si Leslie Ann Antonio. Hi po, ano po yung sukat ng allowance, Ma'am? 3/8. 3/8 daw po yung sukat ng allowance. Lahat yan 3/8 kasi pag 1/2 masyado nang malaki. Dito sa lalayan, 1 inch. 1 inch kasi tiklop yung ano niya. Ano yan, hemming ganito. Ayan. Okay. Tapos, ito na yung, bali ito na yung back. Gagawin na natin tong harap. Galing dito, yan, magdadaan kayo na ng 1 inch. Yan. Kasi ano to, naka-drop shoulder to ng 1 inch. Ano yan, magaling sa allowance? Yan o. Kasi ito, mag-allowance na rin yan. Automatic na yan. Ah, okay. Basta galing sa taas, 1 inch. Ayan. Ito. Tapos, bali ito, itiklop niya na yan. Tatabasin natin yan mamaya. Pag galing dito, 3.5 pababa para makuha natin yung ano yung liid. Tapos, dito, ganun din, 3 1/4 din dyan. Ito. Para di rin kayo mahirapan uli na magkurti sa harap, guhitan nyo na lang dito, 2.5, yan. Tapos, ito, guhitan nyo uli. Magkorte na kayo dito. Ayan. Ayan, naka-rounding na yan. Ito na yung pinakaliig. Paano kapag binek, Ma? Ayan, kung binek naman igagawa ninyo, magbaba kayo dito ng 2 inches.
Ayan. Dito na rin, dito. Ipokorte nyo na yan, unti-unti. Ganun. Ayan. Ayan ang vinik. Huwag kayong sabi na porky vinik, magro-roller kayo na ikaganyan. Lagyan ninyo ng, ayan, korte. Ngayon, kung mahirapan kayo sa vinik, pwede kayong magbuhit. Iganon ninyo, saka kayo magkorte. Ayan na, ito na yung harap ng small. Tapos, pag natapos na ito, ito pala gupitin natin. Ayan. Saka ito yung nakaliit. Pagkatapos ninyo to, papantay ninyo yung shoulder. Siguraduhin ninyo na pantay ito, pantay sa gilid. Ayan. Para hindi magkaroon ng problema pagtahi. Ito na yun. Tapos, gagawin natin, pupunta na tayo sa medium. Ito na gagamitin natin. Hindi na tayo guguhit uli ng panibago. Kaya pag sigurado kayo tama ang sukat nito, lahat yan tama yan hanggang 2XL. Dito tayo sa likod. Pag nagawa kayo ng back, kasi ang difference niya sa left, 1 inch, 1 inch. Guhit kayo ng 1 inch dito, 1 inch dyan. Dito tayo sa left lang yan. Tapos, ayan, anuhan na ninyo yan. Guhitan na. Yan yung magiging hemming. Tapos ito, masyadong mano, nagdodumi. Ito, ipantay nyo na lang dito. Sa gilid. Ayan. Saan yung pandagan natin? Pero, pandagan. Ito, guhitan nyo na yan padiretso to. Ayan. Tapos, ito, trace na rin. May alawas na rin to eh. Ayan. Lahat yan ititrace nyo na. Pati yung sa liig para madalian na itong trabaho. Tapos dito, sa side, magpa-plus tayo ng 42 inches. 1/2 lang. Kasi okay. Dito, 1/2. Dito, 4 na part kaya 1/2 lang. 8, pa-plus natin dyan. Dito, plus 1/2 inch din dito sa shoulder. Kasi, ayan, 1 inch din, 1/2 inch dito, 1/2 inch dyan, bali, 1 inch. Pagdating dito sa shoulder, kasi ay dito sa kilikili, 1 inch din ang dinagdag natin. Itong sukat na to, ano to, standard size na to. Sa 40 years kong ginagawa, ito talagang ginagamit ko. Ito yung shoulder niya. Magbaba kayo dito ng 1/2. Yun. Pag galing dito sa 1/2 na ibinaba ninyo, itapat ninyo to. Yung kanto ng shoulder na small, itapat ninyo doon. Saka dito sa side mismo. Ayun na. Hindi na kayo mag-ano pa ng kurti. Ito na susundan ninyo. Yan. Tapos na. Ito na yung back ng medium. Bali, may allowance na yan sa side ma. Meron na. Kasi itong small. Di ba naglagay na tayo ng allowance? Ayan. Basta naglagay ka dito sa nauna. Okay. Ikaw, need kapit. Magkakaroon ka na ng lahat na yan. Lahat yan may allowance. Kaya sa small, kailangan makapaglagay na kayo ng allowance. Okay. Take over mo na kasi Joshua sa ano kayo para masagot kayo mga tanong. Para lahat yan mayroon ng allowance. Ma, may tanong. Meron po akong tanong, yung polo shirt at t-shirt, parehas lang po ba ng size?
Okay lang. Oo, ako ang gamit ko pareho, pero nagkakaiba sa liig sa dito leeg. Sa harap. Kasi pag polo shirt, mas ma mas ma babaw ito. Mas mababaw yung uka. Pareho lang. Kasi halimbawa ito. Yan. Kasi ang round neck na ito, may ribbons. Siyempre, mas mababa. Pag polo shirt, ayan, kunyari ito. Pero sa ano body, ganun din yan. Iakyat mo siya dito, at least ano siya, mga, iakyat mo ng, mga 3 inches lang. Yan. 3 inches lang, galing sa taas. Yan. Ito yung polo shirt. Bali, ilan may yung diferensya simula dito hanggang dito? 1 and a half. Akyat kayo ng 1 and a half. So, sa patay na to, aakyat ng 1 and a half. Yun na yung polo shirt. Mm-hmm. Bababa ng ilang inches para maging v-neck? 2 inches. Okay. Yan. Bababa ng 2 inches para maging v-neck, aakyat ng 1 and a half inch para maging polo shirt. Pero kung ang tatahian, siyempre, pag malaki naman yung liig. Lalakihan din nila. Dito na kayo mag-adjust. Dito. Bali, kung malaki yung liig nung anuan, dito kayo mag-adjust. At least magdagdag kayo mga 1/4. 1/4, ganun. Iga, yan. Okay na. Nagkuha kayo ng sukat ng kilikili, igaganon na lang yun yung tape measure, pag ganyan. Kasi ito yung harap. Ayan, iganon mo na lang para sa ano niya, pag ganon. No? Yan, tapos yung ano na yun, i-ano niya ulit dito, pag ganon. Ayan, 17, kasi ito allowance na to. Huwag kayong magsusukat na pag ganyan, pag ganon. Nakaganyan yung tape measure para sigurado kayo sa sukat, ganyan. Hindi yung, kasi yung iba magaganon na lang. Tapos, ano na, punta na tayo sa medium na back. Okay na to. Ganyan na natin. Natin sa harap na medium, ganun din, pareho lang ng proseso hanggang sa makarating tayo sa 2XL. Ang panlalaki pala na ano, t-shirt, okay na ito na ano na to sa pili-pili. Pero kung yung pambabae, ang igagawa ninyo, kailangan mag-adjust kayo ng pili-pili. Ito na yung medium. Ipod. Gagawin naman natin yung medium na harap. Yung medium na harap, ganun din ang gagawin natin. One inch ito, galing doon. Yan, one inch. Tapos one inch. Ayan na. Okay na. Pasensya na po, medyo mahina yung signal kasi maulan dito ngayon. You know naman, we're in the Philippines. Ay, para sa inyo pala, ano, andito po kami sa City of Love. Nasa probinsya kami. Siguro yung iba dyan, alam ninyo kung saan yung City of Love.
Nasa Iloilo. Base, may mga taga-Iloilo dyan. Ito, basta pag galing dito sa baba, palaging 1 inch yan. Pag mag-a-adjust kayo ng ano, ng pataas ng pag-a-upgrade ng pattern. Kasi ito, 1 inch ang ano na difference yan. Ito, itapat niyo naman. Ganun pa rin. Yan. Pandagan po. Pampaganda. Ito. Ganun pa din. Ayan. Eh, lang ito. Ayan. Tapos ito. Tapos ito. One half ulit dito. Hindi na ako mag-ano kasi alam ko naman na yung sukat. Sabihin ko na lang kung ilang dadagdag. Dito sa side, ganun din. One half ang ano ninyo idadagdag yan. Tapos, magdadang kayo ulit dito. One half sa shoulder na. Kasi itong ginagawa natin yung medium na harap. Baba kayo ng one half. Ito ulit na kanto, itapat nyo doon. Dito. Yan. Tapos ito, nakatapat din dyan. Trace. Trace na ninyo ulit. Yan. Thank you, Riza Saliman. Yan. Okay na, tapos na agad yung harap ng medium. Dahil na lang naman kadali pagka nag-ano kayo, nag-grade sa mabilit ng pattern pataas. Hindi na natin kailangan na pagkatapos ng small, mag-ano ka tayo ulit, maguguhit para sa medium, tapos pa ito, trace-trace na lang. Kumbaga, ano na to, shortcut. Ang tama. Basta yung small, siguradong tamang sukat, hanggang XL, tama yan. Yan, guhit ulit. Labi yung hangin. Hangin. Lakas ng hangin. Ayan. Ito na yung front ng medium. Ito bagay to para sa mga naman, no? Mga nagpaplanong maging pattern maker. Kasi kailangan gumawa ng mga sizing na ano. Small. Tapos yung medium. Ito na rin. Punta na tayo sa large. Tapos sa large mo, ang gagamitin mong pattern, medium. Medium naman. Yung medium na back. Guhit tayo ulit dito. 1 inch. Dito ulit 1 inch. Tapos guhit. Ayan. Paulit-ulit. Ganun lang hanggang makarating tayo sa pinakamalaki. Hindi ito mahirap i-adjust pag ganito na. Yes, totoo yan. Maganda rin po ito sa nagbabalak mag-subcon, sabi ni Riza Saliman. Ay, tsaka, ayan na, okay na. Okay na? Yes. Okay, sige. Sana tayo, back ng large. May nagtatanong kanina, ma. Pag tinabas pa ba to, pag tinabas daw yan sa tela, maglalagay pa ba ng allowance? Hindi na, kasi yung small, naglagay na ako ng allowance. Lahat na yan, mayroon na yan. So, hindi na. Wala nang allowance, Miss Gab. Kasi ito yung small ko, oh. Yung pinakauna nating pattern. Ito na yan, oh. Ngayon, ito. Ito na yung sewing allowance niya. Sa gilid, sa kilikili. Itong taas, meron na rin to. Tapos, ito yung sa laylayan. Hemming. Kaya, pag parang hindi na kayo malito. Kasi, ako minsan nangyari na yan noon. Hindi ako naglagay ng alapos. Ganon din, ititrace natin uli. Ayan. Kasi itong gagawin natin, ano, large na to. Magdagdag tayo ng 1/4 dito. Ayan. Ano ba? Magbabawas ka ng 1/4? Ito, lalakihan na natin. Ayan o. Ito yung medium. Ipasok na natin dito ng 1/4 para lumaki-laki na yung liig. Kasi ano, large na itong gagawin natin. Ayan. Ito. Nasok ko na. Tapos dito, 1/2 uli. Yan. Tapos sa side, 1/2 ulit. Ganon pa rin. 1/2, 1/2. Mas maganda nga kung ang roller ninyo ganito. Ito.
1/4, 1/2, 1 inch, 1 and 1/4 para hindi na kayo nagsusukat. Ah, anong ruler ba ito, ma? Hindi ko alam. Saan mo ito nabili? National? Mm-mm. Ah, bali may ano yung grid niya. 1/4, 1/4, 1/2, 1 inch. Para hindi na kayo nag-ano yan, magkaganong-ganong pa kayo. Ito na lang yan, ayan o. I-ano nyo lang yan, itatapat sa pinakagayan. Kaya pala binalot-balot mo yung ruler mo na yan kasi yan. Magandang ruler. Tapos mag-down ka ulit dito, pababa. 1/2. Uusog mo na naman yung pattern. Uusog na naman natin dito yan. Ulitin ko po yung 1/2 na ibinababa ko yan para dito yan sa armpit. Yan. Kasi 1 inch, 1/2 dito, 1/2 sa kabila, di 1 inch ang ilinakli. Ayan, iti-trace ulit. Ayan na. Tapos na. Ito pala yung likod. Ito yung inano kanina. Nag-adjust ako ng 1/4. I-ano mo na lang dito yan. Iusog mo na yan dito. Dito, Karel, pakita mo. Kasi nag-adjust ako ng 1/4 doon. Bali, ito. Itatapat mo? Mm-mm. Ito, mag-ano ka na dyan dito. Hindi na sila magkakapantay. Kasi nag-adjust dito. Kasi large na to. Para lumaki-laki yung liit. Ayan. Large na to. Na back. Pitin natin. Pag nasundan nyo na to, hindi na kayo mahihirapan kung may magpagawa pa sa inyong napakalaking mama. Gano'ng kalaki ma? Like mga 2XL, gano'n? Oo, yung mga... Basta sige na lang adjust nila ng ganito. Ah, basta yung... Ah, dapat pala mainano natin, no? Kung ilan yung adjustment per... Kung ilan yung dalagdag per size. Ito na. Pag sa shoulder, plus 1. Ayan o, shoulder. 1 inch. So, meaning pag nag 3XL, 22. Oh, 22 na siya. Ang length magiging 32. Ay, 31. Pero 31. Depende rin kasi kung may malaking katawan na pandak. Kailangan mag-adjust din. Pero yan, yung ano yan. Kumbaga... Magdidepende na rin sa tangkad ng gagawa nila dito. Yan na. Okay na yung large na ba? Large na naman tayong front. Harap. Nagamitin natin yung medium na harap. Ito. Ito, magsusukat tayo uli ng 1 inch. Yan. Tapos, go ahead. Sana nasusundan ninyo. Yan. Tapos ito ulit, ipapantay natin yan. Kasi 1 inch ang ano natin sa haba. Ang difference, ito yun. Yeah. Ito ulit, kasi yung likod, nag-adjust tayo dito ng 1/4. So dapat sa harap din. Sa harap din, mag-a-adjust din tayo. Yan. Tapos, 1/2 ulit dito. Okay, may nagsabi ma, si Miss Gab, si Azir, ma'am, pwede bang picture niyo yung mga sukat para po hindi ako malito? Yes, isa-send po namin mamaya sa group chat yung, yung specs nung sizes natin para at least ma-lista nyo for future reference nyo. Shoulder, dagdag tayo uli ng 1/2, tapos baba uli ng 1/2. Tapos dito naman sa side. 1/2. 1/2 uli. Yan. Tapos, ganun ulit. Paulit-ulit lang itong gagawin natin. Ayan. Oo. Ah, kasi kapag masinukat mo siya ulit ng panibago, matagal. Ito. Kapag ganyan, shortcut na yan. Madali na to. Titrace-trace ka na lang. Large. Na? Front.
Yung leeg ma, ganun ulit, tapat ninyo dyan. Tapos, okay, sorry. Yung azure pala, Riza pala dapat yan. Sorry. Tapos ito. Ayan. Taste ulit niya. Tapos na. Sa large. Wala, malapit na tayong matapos. XL. May nag-send. Itanong mo kung sino nag-send sa atin ng picture. Anong picture yun? Yung ano. Ay, yung parang blouse? Pwede mag-comment yung nag-send sa amin ng picture kung pwedeng gawa ng pattern yung parang yung t-shirt yung style yung nakaganon siya. Tapos may strap dito. May nag-send kung ano pwede daw gawan. I-explain ko lang sa'yo dito kung paano i-ano, paano mo tatabasin. Hindi, pwede mo naman i-ano may i-explain kahit wala siya para pag napanood niya sa huli. Kasi magsasave naman yung video. Tsaka para na rin sa iba. Baka interesado sila. Ito na yung large. Punta na tayo ngayon sa XL. Sa 40 years kong trabaho, pag nagsizing ako, ganito lang palagi. Bakit mo naisipan mag-online class, ma? Bakit mo naisipan mag-online class? Siyempre, para gusto ko lang ma-share na lang sa iba yung ano. Kasi wala na ako, iba yung linya ng trabaho. Kaya gusto ko lang ma-share sa iba. Kasi dati sa Malati, nagturo naman ako ng ganito pananahi. Rin, libre. Akala ko pananahi yan, ma. Pattern yun? Paano ko mananahi kung walang pattern? Parang na-enjoy ko lang. Ito ulit tayo, 1 inch. Yan. Dito. Buhitan muna natin. XL na yan, ma. Ko auto-focus tong ano. Tapos, trace ulit. 1/2. Tapos, 1/2 ulit. Dito shoulder. 1/2. 1/2 ulit pababa. Sabay. Usog. Usog. Yan. Kasi kung talagang masusundan ninyo na ito, maalam na, maaanohan ninyo na yung talagang paggawa nito, baka mga ano lang, tapos na ito, minuto. Ayan na ito, XL. XL na back. Kapag kunyari mga gusto nila may korte, depende na rin yan sa kliyente. Depende. Mamaya, tapusin muna natin to. Tapos, excel naman tayo na harap. Gusto niyo pa ba gumawa tayo ng to excel? Okay naman. Okay na? Medyo nagbabuffer yung ating internet connection. Welcome to Philippines. XL na harap. 1 inch ulit.
Pasensya na po na wala kanina kasi medyo nag-buffer yung live, nagre-reconnect. So, pero okay naman na ngayon. Maano kasi maulan. Maulan plus mahangin. Maulan plus mahangin. Tapos dito, 1.5 ulit. Yan. Ito, ganyan din. Ano to, last pattern na to na gagawin mo matapos sa iba na tayo? XL, ano? XL na to. Kung gusto pa nila, mag 2XL pa tayo. Pero ganun-ganun din proseso. Hindi, magano ka na. Hanggang XL na lang tayo. Tapos ano mo na lang, kunyari kung... Yun nga, di ba? Merong mga gustong may shape, may korte, ganun. Paano mag-a-adjust sa length kapag ito, mataba na maiksi yung damit. 1.5. XL. May XL ka ng back, ma? Meron. Ah, okay, last na to. Wala ka pa yata ng XL na back? Ah, meron na XL na back. Okay. Tapos yung liig, ganun pa din. Bawas ng... Yan. Tapos, isunod na natin yung sleeve. Kasi pag 2XL, ganun pa. Pareho lang naman sila proseso. Ah, may sleeve po pala tayo. May sleeve pa. Ano to, muscle shirt? Sabi ko, parang ang bilis naman. May sleeve pa pala. Muscle shirt. Pag ganito yung, ano, yung katawan na gagawin yung sando, pwede rin. Pwede rin siyang sando? Hmm. Pwede ay, mama, yung ano? Gawing muscle shirt, sleeve lang tatanggalin. Muscle shirt na yan. Paano yung leeg? Pareho lang. Mamaya, i-ano natin. Okay. Sabi ni Riza, ma, dapat po pala matyaga ka talaga kumuha ng pattern. Yes. Hindi, pag na, ano mo na to. Pag nagamay na, no? Nagamay mo na to. Sandali na lang to. Lalo pag nasundan mo na yung, ano. Medyo sa una, medyo may kahirapan. Na talagang intindihin. Dati nga, nung hindi pa ako, hindi pa ako nanonood ng mga gani-ganito mo, nahihilo din ako sa, ano. Shopping! Basta pag nag, ano, nag-pattern kayo, yung sigurado kayo palagi na pantay itong shoulder yan. Tapos pantay dito. Ayan, yun ang palagi siguraduhin nyo dyan. Pantay dito sa ano na to. Sa gilid. Tapos, sleeve na tayo. Medyo mahirap lang to sa una. Hindi pa masyadong nagagamay. Trial and error. Oo. Ikaw, may ilang ano ka nag-aral ng pattern? Sa, pag nag-umpisa yan, yung, ganun nga nangyari hanggang sumakit na ang ulo mo, di mo pa rin nakukuha. Si sleeve na tayo. Ang sleeve. 7.5 ang haba. Slice. Okay na. Sa sleeve, small muna ulit. Oo, small. Lagi tayo mag-upis sa pinakamaliit. Pero sa pagtatabas, mas saan dapat nag-umpisa? Sa malaki. Bakit? Pag nagtabas, kailangan sa malaki kayo mag-umpisa para pag may nasobrang tila na maliit, magagamit niyo sa maliit na size. Pero pag nag-pattern, sa maliit kayo mag-umpisa. Tsaka based sa experience mo, mano. Ano nga yun? Experience. Na... Ito... small. Ito na ako yung 1 inch. Okay naman. Mm-mm. 1 inch ma sa hemming ulit yan. Oo, ito. Ito na. Dito na tayo sa sleeve. Para dito siya. 1 inch. Ito na yan. Kalahati din itong gagawin natin.
Ito. Ito siya. Yan. Tapos, ang sleeve length niya is 7.5. Ito, umpisa tayo dito. 7.5. Plus, 1/2 na sewing allowance. Kaya 3/8 yan. Go ahead, diretso. Ang kilikili niya, armpit, kulang kasi sa akin. Armpit is 17, bali 8.5. Tama? Mm. 8.5 yan. Square. Buhit natin ulit. Naka-square na to. Yan. Tapos, para dito, 2.5. Para hindi masyadong diretso ang sleeve yan. Pag galing doon, bubuhit kayo ng diretso papunta dito. Diyan kayo kukuha na ng kurti dito pa curve. Kasi kung ako hindi ko nakakailangan to, kaya lang, siyempre, nag-aano pa lang kayo. Nag-aaral yan. Ito, dito na kayo magkukurti pa ganyan. Mm. Ito na yan. Tapos yung sleeve opening 14. Kalahati niya is 7. 14 yung sleeve opening? Oo. Kalahati is 7. Ayan. Buhit. Ito na yung sleeve ng small. Kasama na to yung allowance yan. Kasi ito na yun. Naglagay na ako dito. Kaya isasagad na natin sa buhit. Ayan. Tapos ito, i-fold ninyo na ganyan. Mm. Bago kayo magtabas dito. Ito, maglalagay kayo ng sewing allowance kasi kanina di ako naglagay dito. Yan. Ilan ma? 3/4? Ah, 3/8? 3/8. Ay, tanong mo pala kasi minsan may mga mananahing hindi pa naman alam itong ano ng tape measure. Itong unang guhit, 1/8. Yung sunod, 1/4. Yung sunod, 3/8. Pangatlong guhit. Itong pang... apat. Pang lima, 1/2. Tapos ang sunod sa 1/2, 5/8. Ang sunod, 3/4. Tapos ang sunod, 7/8. Tapos ito na yung 1 inch. Ako makain ko lang din na naman. Hindi kasi may maraming ano mananahi din na hindi nila alam itong sukat na to. Kaya pag sinabi sa iyo kailangan 5/8 o di dapat nandito ka. Pag sinabi 7/8 nandito ka. 3/8. Yung ikatlong guhit. Oo. Yung guhit bago mag 1/4. Ay 1/2. 1/2. Sorry. Ayan, okay, tuloy tayo. Ito na. Kaya itinupi ko yun. Ayan. Para pag tinahi, walang magkukulubot. Okay na tayo sa small, punta na tayo sa medium. Gamitin natin tong retaso. Gagawa tayo ng small ulit na sleeve. Dito pantay. Yan. Pantay muna natin dito. Ang sleeve length, ang difference niya is 1/2 lang. 1/2, 1/2. Nakikita nila. 1/2. Ito na siya. Taas mo ng 1/2. Hindi na ako magsusukat, ha? Basta tataas lang ng 1/2. Dito. 1/2 yan. Ito. Galing sa guhit. Yan. Tapos, dito, pag dito, iusog nyo rin ng 1/2. Guhitan mo ba yung ano? I-close up ko. Yan. Ito. Kunyari, ito na yon. Small. Ako tayo ng medium. Ito. Inangat ng 1/2. Inangat pataas. Ng 1/2. Kasi yung dagdag ng haba yan ng sleeve. Tapos dito, kasi mas malaki siya ng 1 inch. Yung kalahati niya 1/2.
dito na kayo. One up din dito, magdadagdag kayo diyan. Dito. Yan. Tapos trace nyo na, ito na. Ah, madali lang pala yung ano. Tapos ito. Okay na yan. Dito na lang kayo magkakaano. Ibaba nyo na lang ulit. Paano yung ano, ma? Ano? Yung ano, opening. Eh, automatic na yan. Ah, kasi dinagdag mo na pala sa gilid. Okay. Automatic na yan. Yan, oh. Oh. Trace nyo lang. Ito na yung medium. Pati ako ngayon lang ako natututong mag-pattern. Ito na. Kaya nga, isineshare ko na sa iba kasi kayo. Alam mo, ma, wala pa talaga ako sa ano. Ngayon lang ako natututo mag-pattern na nanonood kasi yung gumagawa. Okay. Tapos pagdating sa large. Ganun. Yung medium pattern ulit gagamitin. Oo, medium naman ang gagamitin ko pagdating sa large. Ganun ulit. Angat ng 1/2. Angat kayo dito ng 1/2 dyan. Yan. Trace. 1/2 pa ulit pa ganito. 1/2 dito, 1/2 dito. Yan. Trace nyo na. Tapos baba. Ito na yun. Nice. Okay, XL. Mabilis na lang pala yung ano. Ilap mo lang, tapos na eh. Baka nagamay mo ito. Ayan. Tapos pag mag-XL ka, ganun pa rin. One half ulit dito, 1/2 dyan. Tapos trace. Sini si ano? Si Joshua. Ayan. Tapos ibaba nyo na yan. Basta dito 1/2 siya. Para ito na lang i-trace ninyo. Yan. Ito na yung XL. Tapos na tayo. Pag nag-gagawa kayo ng pattern, paminsan-minsan, i-ano ninyo sa pattern, lalo pag nag-a-adjust kayo dito. Nag-a-adjust lang kayo ng ganito. Kumbaga, wag silang pakakatiwala sa ano. Lalo kapag mass production. Ganito. Ang sleeve pala yan. Ang paggawa niya dito ng sleeve, kagaya nito, yung armpit niya, 20. Kailangan gawin niyo pag-sleeve na, gawin niyo ang mga 20 and a half. Kaya mas maganda kasi na medyo malaki ng konti yung sleeve. Kaya pagdating dito pagkabit, medyo itulak ninyo para hindi siya nahihilang ganun. Dito. Saan yan, ma? Sa... Ah, mas malaki ng konti ito. Sleeve. Kesa konti doon. One half. One half lang. Kesa doon sa arm fit ng body. Para hindi siya, ayan o, oh, 8.5 yung opening, andito tayo sa XL, tama ang sukat. Kasi may allowance siya. Oh, ito yung allowance. Kaya kailangan yung small talaga, siguraduhin ninyo na doon ang tamang gawa ninyo. Kasi pag namali kayo sa small, mali ito lang ako. Ulit, yung kapag gumagawa ng pattern, simula sa maliit, palaki. Oo, pag nagtabas. Pag nagtabas, simula sa malaki, paliit. Okay na. Okay na. Para makatipid sa tela, ganun.
Kasi pakalimbawa mo tatabas ka. Ito na yung tela. Ito yung tela mo tatabas ka. Itsatsapa mo ngayon yung... Ayan na. Pag ito yung tela, halimbawa, magtatabas ka. Unahin mo yung malaki, halimbawa XL, ito hanggang dito. Ayan. Kasi kung halimbawa itong tira, magkaka siya pa sa medium, magkaganit mo siya sa medium or small. Ngayon, pag natabas ka ng pinakamalit dito, tapos yung minsan hindi mo na magagamit, kaya palagi sa malaki tumago. Tapos yung dali lang, ayusin natin. Pareho, pagsamain natin, pareho harap. Kapareho, likod. Tatanong sa akin yung ZP Shop. Sige, mamaya ko na lang siya re-replyan. Okay na. Okay. Pagkatapos ninyo mag-pattern, halimbawa nagawa niyo na ito lahat ng size. Pagsama-samay ninyo lahat yung parehong harap, parehong likod. Okay. Sunod-sunod na size, ito yung small, ito yung medium, ito yung large, ito yung XL. Tama. Ito na yung small, nakita niyo. Oh. Tingnan ninyo mabuti yan. Ayan o, para makita nyo. Andito yung 1/2, 1/2, 1/2 na dinadagdag kanina. O, dinadagdag kanina. Dito 1/2, 1/2, 1/2 din. Tapos andito yung 1 inch. Ayan. Pagka ganyan ang kalabasan ng pattern ninyo, perfect kayo na. Tama. Tapos yung likod, ganun din dapat yan. Ayan. Kung ano sa harap, yun sa likod. O, ayan. Tapos mapapansin ninyo sa kilikili, ayan siya oh. Oh, mataas din siya ng tigo 1/2. Ayan. Ibig sabihin, walang problema yung pattern ninyo pag ganyan ang itsura niya. Ngayon, pag nag-pattern kayo na yung isa nagpantay dyan, ibig sabihin may mali. Or yung isa naman umiksi ng gusto ng ganyan, may mali. Repeat. Mag-uulit kayo. Hanapin ninyo kung nasaan yung mali. Tapakalo ulit. Dalawang way ito. Ayan. Pag naman dyan mo pinantay. Ito naman, ganyan. Dalawang bis nyo, ano yan? Pag pinantay nyo naman yan, dito kayo magpantay sa kilikili. Dito yung tigo 1/2. 1/2 dito. Dito sa laylayan, syempre dapat 1/2 din. Kasi nahati na siya dahil yung 1 inch na yan. Kasi kanina dito tayo nagpantay. E ngayon dito tayo sa kilikili. Ayun, ito yung balihati niya. 1/2 dito, 1/2 din dito. And dito 1/2 din. Ayan, okay na? Okay. Kaya pag nag-sizing kayo, dapat ganito ang kalabasan ng pattern nyo. Yung sleeve, ganun din. Ayan. Kasi wala ang difference ng ano niya, haba. Ito siya. Tapos dito, 1/2, 1/2 din. Ayan o. Ito o. Ito siya. Ayan. Ngayon, pwede. Tapos na tayo dito. May iano ko sa inyo. Pag na tayo ng bagong pati. Para saan naman yung next na? Hindi. Eh, ano ko lang. Kasi may nag-send ng picture na kung pwede mag yung paggawa na ganito. Style alin? T-shirt siya, pero pang babae siya. Ganyan. T-shirt? Hindi ko na, saan yan sinend dyan? Sa GC? O bakit nag-comment lang? Hindi, may sinend siya kasi na
kung pwede gawa ng pattern yun. Ito, iaano ko na lang yan. Kung yung katawan mo, kung saan siya babase dito, halimbawa ang katawan mo is 40, ang gamitin mo medium. Ito siya. Sa chest ka palagi mag-aano? Mm-mm. Medium, ang gamitin mo ito. Halimbawa, 40 yung body mo. Ngayon, kunyari, ito na yung tila. Ayan siya. Nakatiklo. Kunyari, ito na yung tila. Ito yung medium na pattern. Kung siyempre, babae ka, ang shoulder mo mas maliit kaysa lalaki. Halimbawa, ang shoulder mo naman is, ano lang, 17, hindi magbawas ka dito ng 1/2. Yan. Eh, 40 mo na lang siya na ganun. Guguluhin ko na tong pattern ko, ha? Yan. Para may ano ko lang sa inyo. Paano mag-adjust? Yan, dito, sa likod, ganun din. Bali, saan kas nagsimulang magbawas mo? Hindi na dito sa baba. Hindi, yan na. Kinortehan mo lang. Hindi na to. Yan, ganun na lang siya. Kasi ang katawan okay dyan. Halimbawa, yung katawan okay ganyan. Yan. Yung shoulder lang na iba. Tapos, kung ang haba mo kunyari, ito. Hi, Ate Beng. Nananad si Ate Beng. Ito, ganyan. Halimbawa, ang mapapattern yan eh. Mag-aaral mag-pattern. 20 lang. Ayan. 20 yung len? Kunyari, kasi pambababa yung nagsindi. Blouse to. Ah, okay. Kunyari, 20. Anin may finish niya? Dito. Plus allowance lagi. Ayan. Ititiklok mo na yan. Kunyari, ito yung tela. Ayan. Naka-ano siya, naka-fold. Tabasin natin ito. Mamaya ako nagbawas. Ayoko sirain itong pattern, sayang. Crop top. Ito yung sa likod. Ito na yung back niya. Tapos, gagawa tayo ng harap. Kanyari, tila na ito ha. Ano ginugupit ko? Ito, 20 din. Pareho sila ng haba. Ayan siya. Okay. Ay, kung gusto mas maiksi, hindi. Bawasan. Bawasan ulit. Super crop top. Ayan, ito na kunyari. Ano din ako magbubuhit. Ano ko na lang, i-trace ko na lang yung pattern. Pero syempre, kung may hirapan ka sa ganyan, kailangan magbuhit ka. Magbubuhit ka. Ayan. Para accurate yung ano mo. Ito na yung harap. Sabi natin yung pattern. Yan, ito yung harap. Kunyari yan. Tapos, dito na tayo mag-kukorti. Saan yung ulit? Ito.
Ma, di mo pa nabawasan yung pilkidi. Nandali lang. Pag save, 1/2, ito lang. Gugupitan mo lang siya ng ganyan. Hindi siya hanggang sa kilikili mismo kasi yung body. Okay, yung body. Pag pambabae, kailangan magbawas kayo dito. Ito. Ayan, dito. At least 1/2 yan. Ayan. Pag pambabaeng gamit. Kasi mas maliit ang shoulder. Ngayon, yung gusto niya kasi yung design. Ito na siya. Yan. Kung gusto mong ano, parang style Sabrina. Ano Sabrina ma? Yung nakaganong siya, mas maano dito. Mas? Hindi ganito nakadikit sa liig. Hindi ito. Nag-back. Okay. Ito, alimbawa ito. Ito yung liid niya. Atras ka ng 1 inch. Tapos 1 inch dyan. Tapos, ito na yung kortina to. Kung susukatin mo lang yung dito mo, paano yung lalim. Kasi ganun, nakaganon siya eh. Tapos may strap dito. Ayun, sinend niyang picture. Ngayon, sukatin mo dito sa shoulder. Hanggang kung hanggang saan ang gusto mong baba. Alimbawa dito, gusto mo 7.5 yung kaganunan ng ano niya. Ano kung iba, gusto mas malalim pa. Yung dito niya, oh. Dito, diba, 7.5. Pwede, galing sa shoulder na yan. Sa harap. 7.5, yan. Eh, kukurti mo na lang. Na gano'n, yan. Dito, pataas, gano'n. Tapos ito, i-ganon mo na rin. Ayan yan. Tamang gupitin. Ganon. Pati yung likod, ganyan din. Isa lang sila ng anong likod? Aso ganyan. Ayan pala, isa kilikili. Ayan o. Nagbawas ka dito kapag gusto nilang mas maliit yung sa balikat. Depende. Gusto nila. Pero yan ang tama dito sa design na ito. Ayan. Tapos yung sleeve ng medium. Ito siya. Kasi may sleeve yan eh. Ito. Sukatin. Itong natira. Ang ilan. Ito o. Yan yan o. Sukatin mo yan. Kunyari ito natira niya. 3.5. Dito din, kumuha ka ng 3.5. Dito. Tapos yung lalim dito, i-ganon mo na lang siya. Ito na yun. Bawas na yun dito. Ah, parang off-shoulder yung style niya. Tapos yung strap, tatabas ka ng 3 inches. Alimbawa, ito. Tapos ito mas sa kabila, may sleeve din to. Kung gusto mong pag ano, tatahiin natin ito para ano, ito 3 inches. Yan. Tapos 7.5 yung kalahati niya, di ba? Ay, yung sukat niya, di ba ito? Bali 7.5, yan, yung sa strap bali, yan. Kalahati lang itong ginugupit ko, bali 14 yung pinakahaba niya. Ay 15. 15 kasama allowance. Ito, kunyari ito lang yung kalahati niya. Yan. Ito na yung sleeve niya, dito. Dito yung strap. Itahin mo ito dito yan. Ito na yung ikakabit mo dito. Parang nakaganito siya. Yan ito yung style ng pinakasilang niya. Tapos ito. Ito yung strap mo dito. Yan. Tapos ito yung sleeve. Tapos sa kabila, yung regular na sleeve lang. Ito, buo kasi yung kabila. Tapos yan, inukaan mo lang kasi parang off-shoulder style. Ito yung kilikili niya. Basta kung ilan yung natira dun sa ano.
sa kilikili. Dito. Yan din ang dapat i-ano mo dito. Na kunin mo dito. Oo. Siyempre, para pag tinahi mo. Walang problema. Walang problema. Ayan, pag itinahi, dinugtong mo siya dyan. Kailangan pantay. Pag dinugtong mo, di, ayan na siya. Tapos, ano pa? Wala na. Yung kapag ano, di ba pag pambabae, gusto nila yung parang may curve, may korte. Yung body. Merong ayaw ng ano. Ito lang, kunyari, ito is small. Ito. Kunyari, ito, yung katawan ng babae, ganito rin. Susukatin mo lang yung ano niya, yung sukat niya dito hanggang waistline. Halimbawa ito, 16. Hindi magsukat ka dito, simula dito. 16, ayan. Wala tayong dalang curve na roller. Ito. Ayan na yun, yung waistline. Kung halimbawa, ang baywang niya is mga, kunyari ilan? Mga 33? Dito? Pero saan? Pag sukat dito, may allowance naman eh. Halimbawa, 34? Ang baywang, ilan ba yung kalahati niya? 8 and a half? 34, 17? 8 and a half. Ayan, kunyari ito. Ayan na, 8 and a half. Tapos yung hips niya. Mayari, ito, ito rin. Ito na. Yan na yun. Mayari, yan. O kung malaki ang puwit, ito na din. Mm. Eh, ano mo lang yan. Kung may, wala kasi tayong dalang roller na curve. Ito lang siya. Igaganon mo lang siya. 40. 40 siya. Pambabae na. Pambabae na. Tapos dito. Magbabawas ng 1/2. 1/2 dyan. Tapos dito. Yan. Yung mga madalian lang itong trabaho. Yan. Tapos yung sleeve, ang harap, kailangan magbabawas ka din. Ay, saan yung tapos yung sleeve? Yan. Ito. Sa sleeve, yung harap, kailangan i-ano mo rin dito. Ayan, pag ganun. Pero yung likod, okay na to. Sa pambabae. Pero pag lalaki, sa harap, ba't sa harap binabawasan mo? Para hindi yung ano dito. Ay, para hindi lobo. Hindi lobo dito. Dito. Sige nga. Ah, kasi kapag hindi mo binawasan, lobo siya dyan sa harap. Dito. Hindi maganda yung fit niya. Para ayan, pag ano, hina, ganun siya. Mag-flat. Kasi sa laki, okay lang. Dahil wala silang boobs. Okay. Oh, pwede rin. Kasi uso ngayon yung crop top. Last crop top. Kasi more than 1 hour na tayo. 1 hour and 30 minutes na pala tayo, ma. Okay na. Eh, hindi. Ano mo na lang yung crop top? Ang crop top kasi uso ngayon. Halimbawa, dito na lang tayo sa isin. Yung lang ng buhit. Tayo sa medyo. Kasi ang crop top, maluwag. Pag halimbawa ang shoulder niya is mababa, ang katawan niya, malaki. Small na lang ito. Halimbawa ito. Kasi ang armpit nito yung small, 17 lang. Ang gusto nila, 19. Kasi malaki. Maluwag ang crop top. Hindi, magdadagdag lang din sila dito. 1 inch. Ayan. Ganun lang. Tapos kung ang haba, 15 lang or 16. Ito lang, kuputulin lang nila. Grabe naman yung crop top na yun. 15. Diba? Yung magkita pusod. Ayan lang. Oo. Kung halimbawa, luluwagan ang katawan. Magdadagdag lang. Magdadagdag lang dito. Depende na, marami na. Pwede na itong basihan lahat na size na ito eh. Halimbawa, ang katawan, ano yan, mga gusto nila 46. Di, ayan na, 1 inch yan. Basta marunong ka lang mag-ano. Mag-adjust-adjust. Ayan na. Tapos ito, i-diretso mo na lang yan dyan.
Tapos yung sleeve, siyempre, i-ano mo rin. I-adjust mo rin ano, yung kilikili. Dadagdag ka rin dito. Ilan yung sukat na dinagdag mo dyan. Pag pinutulan mo, di ito lang. Yan lang. BBT? Adjust-adjust lang. Nagawa tayong tap-tap. Yan lang. Okay na? Mm. Paalam ka na. Ang ano, kung gusto niya ang susunod natin ay pambata. Bukas. Ay, bukas. Joke lang. Kailan ba? Hindi, magpo-post tayo sa group chat. Pants, gusto nila masasunod. Anong pants? Ano pong klaseng pants, Miss Riza? Garterized, yung waistband. With waistband. Pwede ba yun? Hmm. Ang yaking pants, pwede yung gawin ng may waistband. Tapos, eh, di all-in-one na lang na pattern. Ganun. Sa next na ano, kung gusto nyo, tatahiin natin ito. Kaya lang, meron kasi mga nagre-request na ano, yung pillowcase. Yung garterized ano, daw, ma. Ah, garterized? Oo, pang jogging pants. Hmm. Nagawa tayo ng short, tapos diretso natin gagawin na jogging pants. Parang magiging 2-in-1. Na pattern? Mm-hmm. Mag-schedule tayo. Kailan ba yung next schedule? Ipapost na lang namin sa group chat yung next schedule ng online class. Pero ano, baka ano pa mga next week pa gagawin natin yung ano, yung pillowcase na sinainano nila. Ah, kasi yung iba gusto rin yung mga baguhan pa lang, mga punda, tapos bedsheet. Mga bedsheet. Yun, kasusunod na ano. Hina? So, ito, tapos na tayo. Ang ano, kung gusto niya, ang isusunod natin yung pambata. From 1 year old hanggang ano, mga 12 years old. Igi-grading din natin. 1 to 12. 1 to 12. Pero ganito rin ang proseso ng pa. Okay. Tapos yung short, ganito rin. Magsasizing din tayo. Adjust-adjust. Office uniform daw next mga kung pwede. Okay lang. Magbigay kayo ng design. Gagawin natin. Ah, yes. Gab. Design daw po. Para masampulan. Dress? Charing. Lahat na yan. Okay na sa kanila ito. Ay, yung ano pala, isi-send ko mamaya yung ano, sa group chat. Tapos, na, okay na. Okay na? No more questions? Clarifications? Ayan. Thank you sa pag-ano nyo. Sa pag-attend? Sa pag-attend. Ano yun? CBR? See you next. Save mo lang. Save mo ngayon ang taon na ko. I-request lang kayo kung ano yung gusto nyo isunod natin. Pero kaya lang gusto ko rin kasi bigyan ng time yung mga nagre-request ng ano mga pillowcase saka yung ano yung bedsheet, yung mga baguhan pa lang. Baka mga next week na yon. I-ano na lang namin. Kasi hanggang pagtahi i-tuturo ko. Para maano din, makahabol-habol din. Yung mga di pa ano, marunong. Sayo mo naman. Okay, so thank you so much sa panonood and let's see you all next week. Bye-bye. Ta-da. Okay.